patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Beautiful morning sa mga nagtanaw nato karubutaga. Welcome mga kapuso dini sa Central ug ingon man sa Eastern Visayas sa laing edisyon sa GMA Regional TV Live. Inyo makita matag alas 8 sa buntag Lunes hangtod sa Biyernes. Hinaot nga maayong pagmata kaganiha ug nakapamahaw na ang kadaghanan nga nagtanaw kanato karong dumura. Good morning, sis. Good morning, Nix. And good morning sa atoang mga loyal suki nga palayong nakikuban kanato sa atoang morning program. Daghan kaayong salamat, mga kapuso. And it's a brand new day. And magpasalamat ta sa laing kahigayunan nga gihatag kanato. Ug tungod kay life is precious, mga kapuso, let's cherish every moment uban sa atoang mga pamilya. Kay dili kabayran gayud kining oras nga ato silang makauban. And to start our day with some morning vibes, sa katong mga hilig mo sayo din ha, appeal na mo si GMA Regional TV Live Dance Challenge, mga kapuso. Gamita ang music sa ato ang programa, kining inyuhang madungog karon ug pagbuhat mo sa inyong kaugalingong mga dance steps, freestyle kini, mga kapuso. Sama na lang ni ining gibuhat sa Break Barrier Dancers. Let's watch this. Saludo sa atong mga men and women in uniform, yes. Silang mga talented pag-ayo. Bravo, bravo. Nagang salamat sa gipadaan ninyo nga challenge, mga kapuso. Tama kanila, mga kapuso. Kamudiha, unsa pa inyong ipaabot, apil na kung ipadala ang inyong video sa FB page sa GMA Regional TV Live. Apili sa inyong lokasyon, ingon man pangan, alang sa kahigayunan nga makita ang inyong mga talento sa television. Apil na, let's start that positive vibe in the morning. Maunang sugda na nato ang positive vibes kay karubuntaga atong mahinabi ang bago natong kapuso nga si Jameer Zabarte o atong ilailahon pa kining batanong aktor. O gato sa mahinabi ang sugbuanon nga si Jessica Villarubin nga lumad nga taga San Fernando kinsa usa ka contender sa The Clash Season 3 o atong sayran ng iyang kaagi. Samtang ato sa ilailahon karong taw-taon, kini usa ka pamilya nga nahimong vlogger kundi lang tumong nila pagtabang sa mga nanginahanglan pang hashtag spread kindness. Karon ato na mahinabi si kapuso Jameer Zabarte. Ilailahon ta ang bagong kapuso artist na inyo nang makita sa ubay-ubay ng mga TV commercials ng iyang nahimo. Let's all welcome Jameer Zabarte. Mayong buntag, Jameer, and welcome dito sa GMA Regional TV Live. Hello po mga kapuso. Mayong buntag sa inyong tanan. How are you, Jameer? Kumusta ang pamilya mo? Okay naman po kami ngayon. Blessed po kami dahil, ayun po, safe kami dito sa bahay kahit na lumalala yung pandemya. And ayun po, prayer lang talagang sagot. This quarantine has been very eventful for you kasi despite na may pandemic, you signed up with GMA Artist Center. How do you feel na isa ka na ang official kapuso, Jameer? Actually, sobrang saya ko po kasi matagal ko na po talagang pinangarap na maging artista since bata pa ako na pinapangarap ko na sana palabas ako sa TV, ganyan, na uma-acting, makita ng mga tao, makita ng pamilya ko, friends ko, mga relatives ko na nasa TV ako. And ito po, nandito na ako ngayon sa harap nyo.
dreams do come true talaga, Jameer. At all out ka talagang sinuportahan ng GMA Network. And even with the quarantine and with this lockdown, you have been guesting ha sa iba't ibang shows like All Out Sundays. At na-interview ka na rin for 24 oras. And of course, yung mga online shows din ng Artist Center. How do you feel to be doing all these showbiz commitments? Sobrang naka-overwhelm. May pa-pressure ka po at the same time kasi syempre maninibago ka dahil ang dami binabato sa ina project. Pero syempre kailangan mo tanggapin yan dahil hiniling mo yan eh. Mo yan sa Panginoon tapos ngayon may pressure ka. Kailangan mong gawin yan. So ayun po, masaya talaga ako and napapasalamat ako sa ating mga kapuso and sa GMA po. Pag-usapan natin ha, yung mga throwback. Mag-throwback tayo. Kasi nakikita ka na namin sa dinami-daming mga commercials na nagawa mo. Mga ilang commercial na ba yung nagawa mo, Jameer? Alam ko po, 8, 9 mga ganun po. Wow. Since 2017. Did you audition ba sa mga nagawa mong commercials? And were there times also na na-reject ka at hindi mo nakuha yung part? Sa mga kapuso po natin na nakikinig ngayon, eh, hindi po porket guwapo at maganda ka, eh, ikaw na agad yung mapipili. Nasa character po yun. So, ang ginawa ko po, since 2017, nag-stay po talaga ako. Nag-audition ako na nag-audition. Hindi siya madali. Mahirap po talaga siya kasi para siyang trabaho na apply ka ng apply sa iba't ibang trabaho tapos hindi mo alam mo sa kung makukuha ka o hindi. Pero ang payo ko po lang sa inyo is, eh, galingan niyo po, bigay niyo po yung best niyo kada mag-audition kayo. At ngayon na isa ka ng kapuso artist, what's next for you, Jameer? Sa mga projects na paparating sa akin, dahil syempre, pinapangako ko naman po na ginagalingan ko sa bawat project na binibigay sa akin ng GMA. Hindi ko po sila binibigo. Aabangan talaga namin itong mga future projects mo dito sa Kapuso Network, Jameer. And of course, ano yung mensahe mo para sa lahat ng mga viewers and followers mo dito sa Cebu at sa buong Visayas? So mag-iingat po kayo and gusto ko lang din po magpasalamat dahil patuloy niyo po kaming sinusuportahan ng mga kapuso. Maraming salamat po sa pagsuporta ng artist ng GMA. Sobrang thank you po. God bless. And God bless you also and good luck, Jameer. Thank you po. Maraming salamat po. Thank you. Hinaot nga na-inspire ka mo sa istorya ni Jameer Zabarte nga nahatagan ug higayunan nga mapakita ang iyang talento ug mahatagan usab ug entertainment ang mga viewers. More to come pa, so tutok lang dinhi si GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, karong buntaga, mas ila-ilahon pa nato kining proud bisdak Cebuana ni mga kapuso sa nagpadayon karon nga reality singing competition ni sa Kapuso Network nga The Clash. Ubay-ubay na gini siya mga pasidungog nga nadawat gumikan sa iyang maninot kayo nga mga performances sa maong programa. Ila-ilahon ta karong buntaga, mga kapuso, si Jessica Villarubin. Good morning, Jessica! Hello! Good morning! Ganin yung tanan! Thank you so much. Good morning. Proud bisdak yun taga lungsod sa San Fernando, Jessica. Can you tell us, yes, imong nagdako ba gyud ka nga mo apil na kaog mga singing contest? Asa man ka naliwat ani imong talento? Yes, Nico. I started singing when I was 6 years old and bata pa lang gyud ko, nagsugod na gyud ko kanta, which is mo pud toy way nga nakatabang ko sa akong family, which is kung makadaog ka, makatabang ko sa akong family nga nami mapalit nga pagkaon. So at the early age, nag-apil-apil lagid ko until nag-high school and college. Murag din imong first time, no, karon nga season? Kay before, naka-apil na po ka? Yes, season 2, ni-try po to audition, but sadly, wala ko nadawat. And katong pag-pandemic, wala man may work, and I saw a post, nakita kong post nga, ana, na-audition sa The Clash, and nakunahon na ako nga, what if mo try balik? And then, one of my dream mong God is to perform in a TV competition like The Clash. As in, dako siya nga competition. Nga, mao ko'y dream sa akong pamilya, so na-try ko. And then, for my second time, dito na ako nakuha, which is happy kay ko. Kumusta? Were you expecting? Because we learned nga, murag
ikaw mismo dai kuno na sorpresa sab dihang gitawagan ka. Oh, tinuod. Wala gyud ko nag-expect nga ma-emailan ko nga gimbitahan ko nila sa final call bako siya sa Quezon City diri na sa Manila. Nya ang money challenges nga ako pong na encounter nga unsa una ko nga pandemic lisod kaayo. Sa una ko pag-ari sa Manila pero ako magyung pangandoy so ni ari gyud ko. Kumusta man so far ang mga challenges nga imong naagian na sa kompetisyon ug unsay mga preparasyon nimo ini, Jess? Ang The Clash, no, every round very challenging jud kaayo, di ka makaibaw unsay sunod. Like for example, like for round 1, like ikaw ra usa, and then round 2 pares mo partner, pares kontra pares, which is kada round gyud siya very challenging gyud ang The Clash. And akong preparation is enough sleep and pahuway gyud. And kuan, iwasan ko sa mga sweets o kuan, mga tamis. Okay, di pwede sa tingong. Just on your part, Cebuana, nabay pressure nga imong gibati, sab, nga murag sundon ang tunob sad sa laing kampiyonato sa The Clash, si Golden Canyedo. Ako lang yung gitanaw si Golden as motivation. Ang imbis ma-pressure ko, gusto ko ma-motivate ko and I always do my best nga in every performance, I give 100%. You were saying kanina, Jess, nga, kaniadto pa, bata pa ka, mag-appeal na jud ka og mga singing contests. Kung doon na kayo mahatag ang mga tips sa itong mga viewers, nagtanaw ka ron, kining mga kontisera, mga talentado na itong mga kapuso. Yes, ako lang yung ikatambag nila, just believe in yourself and don't give up on your dreams. Naman tayong mga failures and rejections nga maagian sa itong kinabuhi, pero basta laban lang yun. Sa milabay ng mga episodes, nindot kayo ang mga pagdaig commendation sa imo, maka-standing ovation, gali ang mga judges kanimo. Sa reaction din imo, ana, Jess? Actually, no. Lipay kaayo ko yun. As in, murag di, ganit gihapon ko makatuong nga, inana ba nga, nakitabo na siya nga, naka kanta ko yes, sa innovation with the judges, which is I'm very happy good nga urag it helps me food nga to boost my confidence. Jess, di na mo palabyon ang higayon karong buntaga, pwede ba may mangayo nimo og sample few lines lang, Jess, unsa may kanta that will best describe your emotions imong pagbati karong buntaga? sige I'm no rise up. I rise like the day, I'm no rise up in spite of the ache. And I'll do it a thousand times again. We'll rise up high like the waves, and we'll rise up in spite of the ache. And I'll do it a thousand times again for you. Wow, pagkanindot sa mensahe, rise up. Jess, basin gusto ka, gamiton ang kahigayunan, ma-invite ng atong mga kaigsunan diri sa Central o Eastern Visayas atangan ang The Clash. Nanginaot ko nga, tanawon mi ninyo, The Clash every Saturday and Sunday. Sa Saturday, it's 7:15 after pipito man ang loto, and Sunday, 7:45 p.m. after the aid kayo ng lola ko. And while watching, guys, naami online live stream sa Twitter, YouTube, and Facebook, which is, well, nagtanaw mo, pwede mo mag-comment or something. And of course, don't forget to follow, like, and subscribe all The Clash social media accounts at GMA The Clash. And sa akong pong social media accounts, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Jessica Villarubin. Daghan kayong salamat! Wow, thank you so much, Jess, sa pag-uban ka namo. We look forward to seeing more of your performances sa The Clash. Daghan kayong salamat kang Jessica Villarubin. Daghan kayong salamat! Thank you! Ubalik po yung mga kapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa
sa GMA Regional TV Live, mga kapuso. Pampag good vibes karong buntaga atong ilalahon kining sikat na kaayo nga pamilya gikan sa lalawigan sa Bohol. Nailagi di sila gumikan sa ilang libuan ka mga followers sa social media. Mas ilailahon pa nato sila karong buntaga, mga kapuso, ang Ahern family. Good morning! Hey, mayong buntag! Mayong buntag! Thank you. Daghang salamat for joining us, Daddy Brian, of course, si Mami Jodalyn, og ang mga adorable kay nga mga chikiting. Thank you so much for joining us this morning. May we know, ngano naka-decide mo, Daddy Brian, nga musulod sa social media, magbuhat og mga vlogs? In the very, very beginning, before we transferred into a family vlog, koan, I was just showing, like, how it is being a foreigner here, or like an American, and I would give advice, or you know, I would just talk about the living expenses or what I'm doing here. I was going to school at that time, so it started from that, making fun videos showing like, whoa, you know, I'm getting a haircut here, to buying burgers and etc. So just showing the daily life, and then it morphed into this humongous family. So I remember you going to school. Oh, ana. How about you, si Ma'am Jodalyn? Ma'am, murag wala ka murag nagpangikog ani at first nga magbuhat og mga vlogs, dili ba ka murag manggiiwawon, ma'am? Dili ko sa una mo appeal kay ulaw kaayo, pero na eventually na get over na ako niya. Karon baga na kog now. Pagkaaligid. May we know about your love story, Sir Brian og si Mami? When and where did you meet? Oh my gulay. That's so funny. We met online. Uh-huh. Online through the website. There's a website for Filipinos in general. And that's when we met. Yeah. And then we met in person. Uh-oh. And that's when it started. Unsay kinaiya ni Daddy nga imong gika gustuhan o ikaibgan? Siyang pagkagwapo, Jun. Wow, salamat. Yeah, man, you know, and then we're learning with each other, and then it's very smart, very nice guy. Uh-huh. Well, how about you, Daddy Brian? Unsa may what do you love most about Mommy? First? Yeah. Uh-huh. My gosh, she's so sweet. Like, buotan siya, anak ba? Like, but then over the years of suffering, I found out maldita siya. I'm joking. But no, I mean, the very first time I met my wife, Jodalyn, I was just blown away by her beauty. How is it like at home, Daddy og Mami, with 5 kids? Aligri kayo. Like this all the time, running around, busy. I'm so happy that I raised my kids here in the Philippines, because diba mami, it wouldn't be the same. And my kids are bilingual or multilingual. They're gonna learn Tagalog, ana. So I'm really, really happy we decided to raise our kids here, because if it wasn't the USA, it would never, ever be this good. November 13 is World Kindness Day. Then last year, naila na mo, na-feature mo on national television. You were sharing your blessings sa mga bulanon. Unsa may inspiration? What made you do that, man? I learned a lot here in the Philippines about kindness and sharing. So I think my wife transferred lots of that into our family. And she would always pay attention to the kids working hard on the street and always award them or reward them something for when she sees them working hard and trying to make ends meet, trying to make some money for the family. And I learned a lot from her and her family about sharing our blessings, et cetera. Sa inyong mga content, Daddy og Mami, unsay para ninyo paborito nga mitatak gyud? When we help Grandpa, when Daddy help Grandpa, you know, and I think that attracts a lot of people, but we also helped before. Katulang dyan siya ang ning tatak. The one that really like, caught the attention of so many people were Lolo Andres. Yeah, when we help the Lolo sa bike, Lolo. The garbage collector. Yes. Aside sa mga pampa good vibes ninyo nga mga videos, sometimes napod may mga prank, no? Unsa man para ninyo ang murag pinaka memorable?
prank. Ha! Kinunon ako, sir. Giprank na ako siya na buntis ko. Grabe. Hilak. Nihilak siya kay madungaga na eh. Kaunon ako. Giprank na dito na ako, sir. Kasi sige ko niya, giprank. Yung ko na, kanang, I need to do something dyan na makabalos ko niya. Kay balumang ko na, kanang, dili man ko dapat ang tama buntis, sir, bakit na ako'y guiter. Mm-hmm. So I knew na effective dito siya na prank. So that's what happened. Oh. Nihilak. Uh-huh. Yeah, looy ko. Looy. Nihilak ka dyan, sir. Katawanan kayo. Surrender. Sayang kayo murag apiki atong oras da, pero kanang message lang ninyo, Daddy Brian o Mami Jodalyn, sa atong mga viewers nagtanaw karong buntaga o sa inyo pong mga followers sa inyong mga platform sa social media. Thank you kaayo sa pag-support namo. It's been like more than 3 years pero naalang gihapon sila. Salamat kayo sa pagtanaw, guys. Salamat mga agaw. We really appreciate you and all your support, always commenting saying God bless and everything. So from the bottom of our hearts, thank you, and we will continue to make fun videos with our kids and everything you guys ask for, and of course giveaways and random life challenges as they come along, because very soon we'll be balik sa, or wait, we'll be going to the US. Thank you so much for joining us. We had fun. Salamat sa pag-inspire sa atong mga viewers sa inyong makalingaw og family-oriented content, ang Ahern Family Makapuso sa Bohol. Thank you so much. Salamat kayo. Saliko. Happy, guys. Ingat po. Sa bisto kaganihan nakauban ni Cecil si Jameer Zabate, ang commercial model nga baguhay lang mi-sign up dinhi sa Kapuso Network kun unsa ang iyang dalit kanato kana ang angayan nga atangan. Ug mas naila-ila pa nato Kapuso ang pambato sa Sugbo sa The Clash nga si Jessica Villarubin isaysay sa iyang kaagi kaniadto ug unsa iyang inspirasyon aron mapalambo pa ang iyang talento labi na nining padayon nga singing competition. Ug hinaut Makapuso nga nalingaw mo sa mga paandar sa Ahern Family sa lalawigan sa Bohol. Bisan sa ilang mga prank o ubang mga gimmick ilang ipakita, mas gusto nila panghimukatan ang mga family-oriented content sa ilang mga social media platforms. Makalingaw kayo sila ang content atong sa Ahern Family. Murag sagol doon ka kultura, no? Pero magawas gaya po ang pagka-Pilipino nila. Sakto ka na, makalingaw. And at the same time, dakukod silang tabang, no? Sa ilang komunidad, sa ilang kapwa, bulanon dito. Kahit pinaagi sa ilang platform, dakan silang natabangan. Dindot kayo nga, digod sila makalimot nga mutabang sa nanginahanglan. Oo, maudyo na ang tinuod essence sa pagka-influencer kining social media nato, mga Kapuso. Munang haong kaayo ang ipabili na mong pabound kaninyo karong buntaga. Never look down on anybody unless you're helping them up. By Jesse Jackson. Sa mga gustong mo-preview pagbalik imong episode and more, please visit our official website sa www.gmaregionaltv.com. Mamahimo sab sa mong official YouTube channel sa GMA Regional TV. Please click subscribe. Daghang kay salamat Kapuso sa inyong pag-uban kanamo karong buntaga. Thank you so much mga Kapuso for joining us this morning. Hinaut nga daghan mong nakatunan. Pinaagi sa ato ang morning program. So tutok lang gayon every 8 a.m. dinhi lang si GMA Regional TV Live. In all things, God may be glorified. Stay at home, stay healthy, keep safe always, Kapuso.